Good morning mga katropa dyan. Ito na pala yung alaga namin ng manok na pinalimlima namin sa kanya yung ibang itlog. Ayun no. Nasa 2, 4, 6, 8, 8. Bali sa 11 na sinilip natin nun sa flashlight. May nakita tayo na kuan bugok kung tawagin. Tapos nung nagpisa na, merong dalawang itlog na hindi napisa. So hindi rin pala talaga kahit silipin mo sa flashlight, hindi rin pala ibig sabihin na mapipisa lahat. Ayun katropa, mga malalaki na. Ano yan, yung black na yan, cross yan sa BPR at saka Kaber. So kahit yung kulay puti na yon, kuan pa rin yan, BPR. Magbabago lang yung kulay niyan. Kasi lahat ng itlog na sinalang ko doon sa kanya is galing doon sa pugad nung Kaber, na yung roster natin is BPR. Ayan katropa, dito nangingain yung kuha natin. Peruvian, yan Peruvian namin yan, no. Tingnan mo katropa. So, ngayon katropa, puntahan natin yung isang Texas chicken natin kasi nagpisa na. So, sinilip din natin yung itlog nung nakaraan. Merong 4 na bugok. Tapos, yun, napisa lahat yung sinilip natin. So, swerte tayo dahil may bago na naman tayong mga sisiw. So, ayan, nai-prepare ko na rin yung paglalagyan muna nila. Pansamantala lang muna katropa. Kasi gagawin ko pa sila ng kulungan eh. Diyan muna natin sila ikulong. Lumang scratch pin na yan, pero nirepe-repair lang muna natin. So, diyan natin ilagay. So, kailangan din talaga na magawa tayo ng bagong kulungan. Kasi nga, pag ganyan lang, pagkalilipat dito sa kabila yung sisiw, may mga inahin na salbahe. So, papaluin niya yun. Pagka alam niyang hindi sa kanya yung sisiw, papaluin niya yung sasaktan niya. So, hanap lang tayo ng bagong kulungan katropa yung paglalagyan. So, puntahan na natin katropa, samahan nyo ako. Let's go! Ayun katropa, dala lang tayo ng timba. Nandun banda sa lumang kulungan, doon nagpisa yung inahin natin. Matapang na inahin yung katropa. Lahi ng ano natin yun, lahi ng 6 times winner na puti. Pero parang talisa yung lumabas. Talisa yung inahin. So, ayan siya katropa. Ayun o, yun. Ang cute. Ang cute niya katropa. So, ilagay lang muna natin siya dito sa baba para hindi maistorbo. Sana hindi siya mamalo, no? Ayan o. Sana hindi siya mamalo. Mukhang mabait naman. Ay, inubuan na rin pala ng tahid to katropa, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Quality. Ayan ka lang muna, chicken, ha. Ika muna ng manggulo. Ayan katropa, yung sisiyo. So, mandaliin lang natin para hindi rin masaktan yung mga sisiyo natin katropa. Okay, mukhang mabait naman yung chicken natin. Dami ka tropa. Naglabas pa rin pala ng puti. Ayun, wala na. Wala na, taalisin na lang natin itong mga shell na to.
Ubus na. Ayan. Sana mahuli natin agad. Ayan, nakatropa lahat oh. Naglabas din pala ng puti. Talagang malakas ang dugo ng kuha natin. Yung bloodline na puti. Dalawang puti. Ayan natin yan. Hirap ulihin ka tropa. Hirap simpuan yung inahin natin. Sana mabuhay lahat. Kasi wala na ako ngayong papisa na Texas ka tropa. Okay. Ayan na oh. Pabitbitin na natin to ka tropa. Huwag kang makulit. Huwag kang makulit, chicken. Ayan. Dito na kayo. Lipat na kayo dito, chicken. Bilangin lang natin mamaya katropa. Eh, manibago tong kuhan dito. Ang tapang nito, makipagbugbugan to dito katropa. Huwag kang maingay. Ayan. Ayan ka tropa, ayan na. Lagyan lang muna natin ng konting patuka. Ayan o, oh. Ang tapang yan. Gusto talaga makipagbugbugan yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyam. Sampu. Ayun katropa, sampu. Galing. Magaling magpisa yung inahin. Napisa niya lahat yung sinilip natin na 10. 11 lahat yung kuhan ito katropa. Ah, 11 ano? Ah, 14. Bali, 4 yung bubok. Yun eh. Di natin na sinama na yun. Tapos 10 yung iniwan natin. Yan, napisa lahat yung 10. So, meron tayong dalawang puti. Ayun, salbahe lang katropa. Hindi ata pwedeng isama siya. Hindi ata pwedeng isama itong inahin na to. Kasi nga, nasisipa eh. Nasisipa ng inahin natin yung kuwan, sisiw. Ayun naman katropa. Ayun na naman, sinipa na naman. Naku po. So, mamaya lang natin painumin ng tubig to katropa. Ayan katropa, di talaga kwan. Di talaga pwedeng isama sa kanya yung sisiw niya kasi di marunong magdala ng sisiw eh. Nasisipa niya. Wala siyang pakialam. Bali dalawang beses na nagpisa sa atin yan. Yung unang pisa niyan, inubos lang ng daga. Medyo maul. Tingnan mo, sinipa na naman. Tingin ko, mauubos lang ata din to katropa kasi di marunong magpan eh. Di marunong mag-alaga ng sisiw niya. Tingnan mo. Bali yung ano niyan, yung roster niya, yung pinaris natin dyan, gold. Yung gold na pinakita ko sa inyo yung previous. Ako. Yung gold na pinakita ko sa inyo nung previous video natin, yun yung pinartner ko dyan. Tapos ito namang inahin natin, alahi ng 6 times winner natin na sinibalang. Medyo mainam din mamaloy ang katropa. The best din yan. Sana tingnan mo, salbahe talaga. Di talaga pwedeng ano, ganito.
Hindi talaga pwedeng ganito katropa. Talagang madadamage lang din itong mga malalaki-laki na natin na kwan. Yung lahi ng kwan natin, cover at saka BPR. Ito palang kwan katropa. Yan o, oh, yung mapansin nyo yun o. Oh. Yan, yung kulay puti na yan. Yan o. Oh. Yan. Bali, tatlo pala yung katropa. Yan o. Oh. Meron pa isa yun. Tapos, yun pa isa. Yun. Bali, ano pala yung katropa? Sisiyo nung 45 days natin. Yung 45 days, pinaris ko sa BPR. Pwede pala yun. Nangingitlog din pala yung kwan. Yung 45 days, nabili ko lang din kasi yun dun sa ano, yung bilihan ng mga ano na, kinal na na 45 days, yung mga malalaki na, umaabot ng 4 na kilo. Ayun eh, bumili ako noon, tapos hindi ko naman nakatay. Eh, pinakawalan ko dito sa bahay. Yun, kinakastahan ng BPR natin. Eh, yung itlog niya, inipon ko. Ayun, fertile egg pala. Kaya yan ang lumabas. Puti. Tapos eh, cross sa BPR. Yung kuhan, bulik. Bulik na roster natin. Pero BPR yung katropa. Nabili natin yung sa katropa natin. Noong time na ano pa lang, magpa 5 months. Noong time na magpa 5 months pa lang yung kuhan na yun, BPR. Bininta sa akin, dalawang roster, 1.5. Kasi wala daw siyang hin. Eh yun, binayaran ko na lang 1.5, dalawa. Bali, pumapatak din na 750 isa. Ayun eh, napakinabangan na rin natin. Pinaris ko na rin sa ibang mga manok natin, katropa. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung parents niyan. Yung parents nitong kuha na yan, mga sisiw na yan. So, hindi sa kanya yan, katropa. Pinalimliman lang natin sa kanya yung itlog. So, ipapakita ko sa inyo, katropa. Ayan, katropa. Yan yung parents nung pinakita ko sa inyo na mga sisiw. Yan ito yung roster natin. Tapos, ito yung dalawang hin natin na kaber. Ayan, no. Ngayon, yung roster natin, nasa ano na to katropa? Nasa 8 months na kasi May 1. Pinisa to May 1. So, ano na, nasa 8 months na tong roster natin. Eh mga tropa, ito, masipag pa mang itlog to. Ito. Ay, ito ata. Ito, masipag pa mang itlog. Pero ito, yung isa, hindi nagaano katropa, naglugon siya eh. Tsaka parang ano, parang may halak siya lagi. Pero marami ng itlog na naibigay sa atin yung katropa. Kaya pinapakain ko sa kanila. Kuhan lang yung pang sisiyo na tig ano, 28 ang kilo. Tapos sinahaluan ko lang ng kuhan, concentrate na mumurahin. Ayun eh, okay naman. Malakas na naman kumain. Ayan katropa, ay bali yung sisiyo na yon. Bali ano din eh, bibinta din natin yung katropa. So kung merong mga katropa natin diyan na gustong mag-alaga ng mga free-range chicken, yun eh, pwede kayo magsimula sa ganun muna. Yung kaber cross sa BPR. So, yun po yung available natin dito na kwan, na linya. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung kwan natin, Rhode Island Red. Rhode Island. So, wait lang katropa. Kuha lang ako ng patoka konti para mapakain din natin doon. Ayan katropa, yan na yung Rhode Island natin. No? Tingnan nyo, pulang-pula na yung mukha. Oh. Ayan eh, marami na ring egg dyan. May humalong mga bansot. Ito, meron tayong dominant. Dominant black.
Pero hindi na talaga siya puro cross na rin siya katropa, hindi siya pure na dominant black. Pero malaki pa rin siyang inahin. Ayan, oh, kita mo yung Rhode Island natin, ang lalapad ng mga likod, oh. Rhode Island. Ayan, oh. Pulang-pulay mukha. Tapos meron pa tayong BPR dito. Sinamahan ko rin ng Rhode Island yung BPR natin. Ayan, ang dami. Naku, wala na palang watered sila. Ang gutom na gutom. So, baka bukas siguro paliguan natin to katropa kasi nga medyo maamoy-amoy na rin. Ayan, oh. Mas gusto kong ganito yung ipapatuka sa kanila katropa kasi hindi gaanong gastos eh. Kailangan takal-takalin mo lang din, hindi yung pwede yung lagay ka lang ng lagay kasi nga panay kain lang din to mga klaseng manok to eh. Pagka ganito din na nagbibreed ka katropa, hindi rin pwedeng mataba sila kasi nga mahina namang itlog. Babaluti ng taba yung bahay itlogan nila. Ayan, katropa, dito marami ng itlog yan sa kabila. Papasukin natin. Pero dito tayo sa kabila dumaan para mailap kasi yung ano, mailap kasi itong mga dito sa kabila. Baka magliparan eh, hindi maganda yung kulungan natin. So ayan katropa, ayan o. Ang dami. Ang dami na nilang itlog. Ayan. Halo-halo na rin kasi yung katropa. So balak ko nga ano, para makuha talaga natin yung puro itlog lang nila ng Rhode Island natin, tanggalin ko yung itim kasi para marsipag din mang itlog yung itim eh. Para pagka nagpapisa tayo, nagpalimlim tayo, alam natin kaagad, di na tayo manghula ba na kung kaninong itlog yun. So, ayun, meron din pala tayong naglimlim dito na manok. Ayan. Melsim Black. Melsim Black yung katropa. Napansin ko yan nung nakaraan eh. Referring ko sana yung kulungan dito sa kabila. May naglilimlim pala dyan. So, ayan na sila katropa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dito. 7 sila. Ayan, hirap na hirap yung taba. Yung taba natin na chicken. Dito sa kabila. Hirangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulang ata ng isa. 2, 4, 6. Oo nga katropa, parang kulang ng isa. Kulang ng lalaki. Ayun. Ayun pala katropa, kaya pala kulang. Ayun, namataya na naman tayo ng isa, oh. Kawawa naman, ang laki-laki na sana. Kaya pala, sabi ko kulang. Mayroon palang namatay tayong isang chicken doon katropa. So, libing lang muna natin yung katropa. Baka kasi may sakit, maawa-awa pa dyan yung alaga nating manok. Ayan na katropa, sayang oh. Ang laki na sana. Mga nasa ano na to katropa eh. Isang kilo na to na manok eh.
Ayun katropa, katatapos lang natin na i-living yung ano dito, sa ano na to, diyan. Diyan na rin yung kalapati natin at saka yung manok na namatay. Bali yung manok pala na namatay katropa, ano yun? Rhode Island Red. Baka nakakain ng ano. Baka nakakain ng kwan. Yung higad siguro. Ayan. So maganda, okay naman yung katawan. Bali wala naman siyang sipon. Maganda naman katawan niya, mga nasa mahigit 1 kilo nata, 1 kilo yung ano. Estimate ko lang daw mga nasa 1 kilo. Malaki na rin na manok. Eh lang problema 'yun. Sayang, sayang yung pag-alaga natin. Malaki na rin gastos natin doon sa manok na yung katropa. So, ganun lang talaga katropa. Eh, kailangan mong tanggapin kung mamatayan ka ng manok. Kasama sa ano yan. Kasama sa pag-alaga yan. May mga time talaga na ganyan. Na mamatayan ka ng manok. So, hanggang dito na lang muna katropa yung video natin at maraming salamat sa panonood nyo. At shout out muna pala dun sa mga katropa natin na solid na mga sumusuporta. Dahil naka 1,000 subscribers na tayo. Tapos naka 4,000 hours na rin yung kuha natin, video natin katropa. So maraming salamat sa inyo mga katropa. God bless sa inyong lahat.